Nakita ko yung crispy pata mo kahapon ah. Parang panalo yun ah. Grabe, as in, sobrang sarap. Tapos yun, napasarap pa sa kwentuhan. Oo. Over beer. Mm-hmm. And syempre, good food. Mm-hmm. Alam ko, nakasama kita ngayon. So, mm-hmm. nag-order ako ng pang-partner para sa ating iniinom. Ayos, kala ko patatas kakainin natin. Hindi, umorder ka pala. Hindi, nag-order ako sa The Good Meat. Uy. Yung kagandahan dun, orderin mo siya, the next day, dadating. Ah, mabilis. Agad-agad. Ayun na. Teka lang. Anong kabilis? Ano kaya in-order na ito? Pre. Siguro. Ayan na. Oh. Belly slice. Yempo slice. Anong magandang gawin dito? Oh. Lechon kawali cut. Eh, mukhang alam ko na kung ano yung ano gagawin dito. Di ba? Tapos, ito may isa pa dito eh. Pork sisig. Uy. Oh. Tingnan natin. Tingnan natin kung curious ako anong gagawin mo dito eh. Oo. Oh, oh. Sige. Excited na akong magluto. Eh, naka-apron na nga ako eh. Di ba? Naligo ako ngayon para masarap yung luto natin. At may konting inom. Konting inom. Konti lang. Di ba? Konti. Ang ano lang. To tenderize the cook, sabi nga nila. Di ba? Cheers to a good meal. Yes. And happy cooking. Uy, may games tayo! Ako na si Pork. Ikaw na sa beef chef. Ayun. Very accurate. Very accurate. Baby back ribs. Ang galing. Madali pa yun. Ah, wait. Pwede bang palitan? Pwede. Pige yan eh. I'm gonna steal. May nakikita akong connective tissue eh. And so, hindi yan pork chop. Walang intramuscular fat. So, probably kasim to. Pork shoulder. Kasim. Home court advantage eh. Laking palengke. Belly. Akala ko mali eh. Nakakahiya na talaga pag nakamali pa ako dyan. Bulalo cut. Tama. All two. Skumor rin siya. Umisikor ka rin. Gusto mo, ikaw na mauna magluto dito. It's a tie daw eh. It's a tie eh. Totoo naman. Ah, tie. Ah. Liver. Tie. Parehas kami. Ah. Wordplay. Pige. Tama. Pige. Surprisingly. Okay. So, ako ang una magluluto ngayon. Okay, sige. So, kasi meron tayo nga ditong ready-made na sisig na. Okay. Diba? So, na-inspire akong gumawa ng sisig. Normal na sisig, diba? Kasi meron na tayo dito and parang andaya naman kung ito lang yung gagawin ko. Kasi sobrang convenient nito, sobrang dali nito eh, diba? Tapos ikaw may hirapan para namang inano kita noon. So, gagawa tayo nito. Tsaka, nung normal na sisig. Ang gagamitin natin dito, eto. Yung binili mo, Chef, The Good Meat Belly Slice, di ba? Usually, ang gagamitin talaga sa sisig ay maskara, di ba? Ulo, tenga, batok, isngi, lahat, di ba? Okay na okay din to eh. Kasi meron siyang tamang amount ng fat. Yung skin niya, nandun din para magbigay ng texture, lutong, flavor, di ba? So, good sa goods to. Simulan na natin to, mabilis lang naman to. Okay. Sa natin to. Nose test. Wala. Walang kahit ano. So, rekta na natin to. Okay. Chef, anong... baka pwedeng pakisalang dyan sa boiling water okay. natin. Yan. So, babad ko siya? Yes, sa kumukulong tubig. Tapos lalagyan natin ang asin. Asin? Yan. Okay. Then, paminta. Ito yung sabi mong crack pepper na. Yes. Oo, crack pepper. Pag nag-drop kayo ng karne into hot liquid, palayo. Palayo. Papunta dun yung talse. Mm-hmm. Kasi pag dito yung talse, medyo hindi okay yun, pare. Di ako sanay dun. Dahon ng laurel pala. Yan. Tapos ang next na ipe-prepare natin, Chef JP, yung mga panimpla na niya. Okay. Diba? Ito, hayaan lang natin yan kumulo dyan. Hindi natin gusto na maging super tender siya. Mm-hmm.
ayaw natin nun. Kasi una, magmamantika yung taba. Pero kaya ang gusto natin, naramdaman pa natin lahat, yung fattiness at yung creaminess. Okay. So susunod tayo doon sa mga ingredients niya. Kailangan natin ng sibuyas na puti. Okay. Kailangan din natin ng sibuyas na pula. Ako na yan. Ako na mag-slice para sa'yo. Kailangan din natin ng bawang. Kailangan din natin ng sili na berde. Tsaka siling labuyo. Yung siling labuyo, depende na sa inyo kung gano'ng karami. So, chef, ano lang natin to? Parang medium size na. Huwag naman super brown. Para tumamaya sa texture ng sisig. Yes, oo. Okay. Nga pala, pagdating sa sibuyas, kung bakit pula at puti yung ginamit natin dito kasi yung puti, matamis. Yung pula, sharp. Gusto natin present parehas yun. Kung mapapansin nyo naman talaga, traditionally, yung heritage na recipe ng sisig talaga, yung nasa Pampanga. Ang talagang malalasahan mo lang doon, pork, kalamansi, tsaka onions. Yun lang talaga, di ba? Iniihaw nila yung pork nila, pero tayo, hindi tayo mag-iihaw. Malalambutin lang natin ng konti. Tapos i-oven na lang natin kasi hindi naman tayo lahat merong luxury ng ihawan, di ba? Kung tutuusin, pwede rin naman, iprito mo na lang siya. Okay. Or isir mo na lang siya. Pwede yun. Pero ito, gagawin namin, i-oven namin yan para lang mas maganda yung balat. So kung walang oven, pwede rin toaster. Yes, pwede. Oo, lalo na luto na naman siya doon. Sa tubig natin, 'di ba? Lutong na lang tayo, 'di ba? So habang ginagawa mo 'yan, chef, ako naman dito ako sa bawang. Bawang ko konti lang. Again, yung sharpness, 'di ba? Kukontra doon sa richness ng pork natin. Tama. Diba? Chef, lahat ng hinihiwa natin, pagsamasamahin na natin sa isang bowl, doon din naman papunta 'yan. Yung mga siling berde, minsan pwede niyong hiwain nang late na kasi minsan umiitim yan eh. Umiitim yung loob ng green na sili kapag hiniwa mo in advance eh. Yan. Okay, halo ko na yung white sa bowl na. Tapos ang red ang isunod ko. Yung sibuyas berde ko, goods na rin. Lagay na rin natin yan dyan. Okay, sili pula. Ingat sa sili pula, ingat sa siling pula. Basta maanghang yan, delikado yan. Ako di ko hahawakan yan. Kalamansi, pare. Ipe-prep ko na yung kalamansi ko kasi maraming kalamansi talaga to. Ako, naghihiwa ako more than what I need kasi pagka sumobra, juice ko na lang, diba? Pero lang kasimple. Ikaw ba, pag nagsisisig ka, meron ka bang parang ratio na sinusunod? Yung nga, sabi ng ating idol, the late Anthony Bourdain, yeah, na yung sisig ay, it's a textural dish. Yes. Diba? Doon nga siya na amaze kasi may last may texture ng tenga, ng pisngi, ng lahat ng dito. Bukod doon, yung tutong ng sizzling plate. Napaka-underrated noon. Yung pagkain na masarap ay hindi lang sa lasa but also sa texture. Yes, totoo 'yan. Bibigayin ko lang yung kalamansi dito. Again, higit sa kailangan nyo sana. Tapos chef, next kong gagawin. Check na natin yung baboy natin. Okay na to for me. Good sa akin 'yan. Hindi pa siya sobrang lambot, pero okay sa akin. Kasi again, ayoko na malambot talaga. Okay, so mga 20 minutes? Mga ganun siguro. Oh. Even 15, pwede na yun. Okay, so tanggalin ko na siya sa tubig. Yeah, chef. Lalagay natin dito. Meron tayong baking tray dito. Okay. Yan. Latag nyo lang sila na hindi nag-overlap. Okay. Kasi gusto natin yung surface area naka-expose sa heat. Ngayon, okay na halos lahat ng ingredients natin. Salang na natin tong ating tiempo sa oven. Pare. Gano'ng katagal? Depende. Titingnan mo talaga kasi fully cooked na siya. Fully cooked na siya. So ang gusto na lang natin ditong gawin ay bigyan siya ng tusta, ng maillard. Set natin sa pinakamataas na temperature na kaya ng oven nyo. Dito, 500 or 550 ata yan. Ang tindi, no? Tindi. Tapos check na lang natin. Ngayon, meron na tayo ditong pork stock. Di ba? Ito na yung pinagkuluan ng pork natin. Meron tayo dito, chicken liver. Andyan yung creamy component natin. Which is eto. Yung atay natin. Kaya may mayonnaise ang sisig Maynila kasi kailangan ng creamy component, di ba? So salang na natin tong chicken liver natin dyan. So hintayin lang natin maluto to, tapos assemble na tayo. Yung pork natin parang okay na, pare. Ooh. Tingnan nyo, pare. Tsaka nag-blister yung balat niya, oh. Ganda. Di ba? Ayan, oh. Andito yung maillard na gusto natin. Ayan, kita nyo yung mga dark side. Yun, no? Narinig nyo yun? Yung kabila, check natin yung kabila. Oh, actually, inabutan din ng hangin yung kabila. Pero diba? Okay lang para meron pa rin
malambot. Soft na parts. Oh, yes. So, nakita ko kasi na marami kang rendered fat dyan. Ayan, no? And meron akong one-day-old rice. Uh-huh. Gagawin natin, gagawa tayo ng sinangag gamit sa mantika ng masarap na the good meat tempo. Continuous yung ating walang matatapon. Lasa. Oo, diba? Ay, wok, preheat. Kukunin ko yung mantika niyan. Mm-hmm. Habang ano i-chop mo yan, chef? Siguro ito i-smash ko lang. Smash mo lang. Oh, okay. Ganun lang. Ayun. So habang nag-smash si chef diyan, kinukuha ko na yung liver natin kasi luto na to. So medyo niluto to ng about mga 15 minutes. Mm-hmm. Oo. Chef, tanggalin ko na to tapos bibigyan ko na sa iyo yung pork oil. Okay, please. Pwede mo ihulog na lang diyan sa wok. Okay, no problem. Pare, napakaganda. Bili ka. Ito ako. Wow, sobrang solid ito. Oo. Nandito lahat na lasa. Nandiyan eh. Nandiyan ang lasa talaga. Mm. Fat is flavor. Fat is flavor. Fat is flavor. Mm. Masarap. Mm. Malasa. Mm. Malinam na. Mm. Kaya gamitin ko yung technique mo sa garlic. Yung garlic paste, oo. Oh. Oo. Dito pala maglalagay na ako ng asin sa ating bawang. Garlic in. Yan! Yan ang tunog, pare. Again, habang ginagawa ni Chef JB, ang chop lang natin to, rough chop lang sa atay. Then, Ray, lagyan ko lang ng laurel para mabango. Laurel sa fried rice? Hindi ko pa nagagawa yun. Malakas akong gumamit ng laurel sa lahat ng luto ko, pero never sa fried rice. Konti lang. Stop pero hindi siya overpowering. Yan. Complimenting lang. Yes. Wow! Iba kasi ayaw ng laurel kasi kesyo may pait daw, ganyan. Wala. Sabi mabango nila, yan, mabango. Mabango yan, oo. Oh, oh. Ayaw ng pait, lakas uminom. Diba? Lalagay ko lang sa bowl to, yung chinap na atay natin, na medyo mainit pa rin kung makikita nyo. Nag-uusok-usok siya. Yung atay natin nakachap na, meron tayo ditong almeres. Drugin lang natin yan para maging paste siya, pare. Yan. And actually, pwede kang magdagdag ng any form of liquid dito. Para lang mas, alam mo yun, maging creamy talaga siya. Dito sa garlic, ingat talaga ako. Kasi pag lumapas siya ng certain color, wala nang, kumbaga, wala nang atrasan yan, di ba? For me, ito yung pinaka-perfect na kulay. Ito yung nutty sweet. Yes. Tapos butter. Yung pork oil and butter magbibigay ng creaminess or ng umami sa ating dish. Speaking of ratio, yung ratio natin, mas marami pa rin siyang pork oil. So, supporting cast nun to si butter. Yes, okay. And since we're drinking, ako, I always cook with what I'm drinking. So, konting beer lang. Teka lang, nainggit ako doon. Tulad ng sinabi ko kanina, maglalagay ng liquid dito, di ba? Beer, pare. Tapos, pag nag-evaporate na yung alak, doon mo ilagay yung kanin. Yes. Yeah. So, rice in. Then ako, batch by batch ako mag-gisa ng kanin. Ito na yung atay natin, pare. Creamy na siya, di ba? Pwede natin i-chop yung pork natin. So, anong seasoning mo dyan? Sa atay? Oh. Wala. Lahat ng final seasoning natin doon sa sisig. Mm-hmm. So dito, chinachop na lang natin siya. Yung cut nyo ng sisig, nasa sa inyo na yan, pare. Yun o. Yun o. Yan ang skin. Parang sarap-sarap niyang kanin mo. Konting butter pa. Yan. Tapos, konting asin na lang. Kasi medyo matabang pa ng konti. Kunin ko itong para lasa talaga. Para tinan nyo to. Oo. Oh. Pork confetti yan, pare. Diba? Ayan. Habang tinatapos si Chef JP yung fried rice, tapusin na rin natin itong sisig natin. So, ito yung pork natin na naka-chop. Ito yung pinaghalo-halo nating sibuyas, bawang, sili, lahat. Munang, wag mo munang isagad. Liquid seasoning of your choice. Kaminta, oy, buti may laman. Tapos, yung atay natin, pare. Yan. Kalamansi, pare. Kaya mahiya sa kalamansi, pare. Ganun talaga karami. Para malaman nyo kung okay na yung sisig nyo, kailangan medyo creamy na siya ng konti. Pineprep ko lang yung seasoning plate natin dito at sa oven natin gagawin nyo. Pinapahiran ko lang siya ng mantika para wag manikit yung mga sisig natin dito for later. Medyo nadadryan lang ako ng konti sa sisig natin. Gusto ko lang lagyan ng liquid na hindi makaka-interfere sa texture, sa crispiness ng pork natin. Chicken oil, pare. Oh. Nabuhay siya. Diba? Nabuhay. Yan. So, tikman nyo na to dito pa lang bago nyo iserve kasi ito na yung last chance nyo. Mm.
Yung tunay ng sasarapan. Ngayon, sige, admittedly, medyo meron talagang oras kang isispend. Alam mo, medyo may katagalan ng konti. Pero okay naman to, rewarding naman to. Pero talagang kung wala ka na talagang oras, ay gets ko naman yun, kailangan nating magtrabaho. Marami tayo responsibility sa mundo. May mas madaling paraan, pare. Kasama rin to sa binili ni Chef JP sa The Good Meat, eh. Yung ating Good Meat Pork Sisig. Fully cooked na siya. Lalagyan mo na lang sibuyas yan, eh. Tapos iinitin na, so okay na, eh. Gawin muna natin yan. Amoy sisig. Amoy inuman nga, oh. Diba? Amoy nandyan. Inuman. Oo, andun. Smoky flavor nandyan. So meron na tayong mainit dito. Pwede natin ilagay yan. Kahit wala na mantika. Kahit wala na. Kahit wala na. Kasi luto na naman siya, eh. Uh-oh. Alam mo yun? Tinan nyo. Pero, walang mantika, oh. Walang mantika. Pare. Ayun! Ayun, no? Yun. Hanggang to siya sa ilalim, so, check natin, check. Ha? Check natin, ha? Pang! Ayun, oh. Oh, yan. Mm. Yan, lalagay na natin ngayon yan dyan. Sibuyas, pare. Wow. And that's it. Ganun kasimple, diba? Lagyan lang natin ng konting butter lang. Optional lang naman to. Tapos lagay natin yan. Ang bango! Gusto nyo lang naman. Spring onions lang, pare. Tapos Chef JP naghihiwa ng sili. Ako lalagyan ko naman to ng paminta sa taas. Konti lang. Konti lang. Dito lang sa gilid. Yes. Actually, Chef, plate na rin natin isa para tikman natin lang sabay. Okay, okay. Okay, sige. Yan. Again, butter or margarine. Kalat-kalat mo lang. Yan. Bango! Sili verde, sabi Chef JP. Tignan natin ang paminta. Yan. Yes. Kalamansi dyan. And syempre, final touch. Yan. Uy. At ito na ang ating The Good Meat Pork Sisig, pare. Syempre, gamit natin ang pork belly slice. And syempre, pwede pang pulutan, pwede pang ulam. Na meron tayo ditong The Good Meat Fried Rice kasi ginamit na natin to ng pork oil. Pork oil. Na galing sa ating The Good Meat na sliced pork belly, di ba? So, pwede naman natin tikman to. Tara na. Tara, tikman na natin to. So, unahin na natin tong The Good Meat Sisig na again, wala tayong ibang ginawa, kundi tinusta lang natin. Ilagay ng sibuyas. That's it. Oh. Kitang-kita yung tusta. Nice. Oo, ganda ng tusta. Tapos natusta pa siya ng konti dahil sa sizzling plate. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Maraming pagkakataon na sa buhay ko na kumain na ako ng dilatang sisig. Hindi ganito yun. Mas hindi siya mamantika kahit pa nilagyan namin ng butter yung sizzling plate. Sarap. Mm. Yung gusto ko, yung malambot na punat. Ito ang sisig. Yung sisig, pare. In fairness, masarap ah. Yung sarap ng pagkain mo, dapat medyo kapantay ng effort na ipinasok mo dun sa pag-create ng dish na yun. Dito hindi. Dito hindi. Kahit lasing ako eh. Magagawa ko to eh. Oo. Kahit na nakapak siya, lasang sariwa. Yes. Ang ganda ng quality. True. Yung iba kasi marami na masyadong chemicals na nilagay. And ito, organic pa rin. Natural pa rin talaga. Andun pa rin talaga. Di talaga tinipid. Sobrang okay na ito. Panalo-panalo to. Pre, try rin natin yung sayo. Baka yan. Okay. Try natin. Try natin. Ito ang ating sisig gamit ang The Good Meat Sliced Pork Belly. Diba? Tikman natin yan. Yung kalamansi, nandyan lang yan kung gusto nyo. Pero ako, hindi na. Nango. Sarap rin. Laking bagay yung may liver. Yeah, di ba? Yung mga ayaw ng liver, yun yung ayaw nila eh. Yung parang mabuhangin na texture. Dito hindi, kasi chicken liver ang ginamit natin. Tsaka ang ganda ng pagtimpla mo, hindi siya yung in your face. No, no. Swabe lang. Kasi kumayod ako sa ilalim eh. Naramdaman ko yung butter pagkakain ko. And nagko-complement siya dun sa creaminess nung taba. Kasi yung taba ng The Good Meat, hindi natin kinook down ng matindi. Hindi natin pinalambot. So damang-dama mo siya. Diba? Hindi siya napunta sa seasoning plate. Ibang klase talaga eh. Paulit-ulit kami na creamy yung taba, creamy yung taba. Pero totoo eh. Pero yun nga, sobrang sarap. Sobrang okay na mga ginawa natin ngayon. And pagkakataon mo na ngayon na magluto. Ano ba ang lulutuin mo, Chef? Okay, Ray. Gagawa ako ng Tokwa’t Lechon Kawali. Tokwa’t Lechon Kawali. Pero basically, Tokwa’t Baboy. Tokwa’t Baboy. And for sure, upgraded to kasi Chef JP ang gumamit and The Good Meat ang gagamitin natin. Pwede tayo magluto? Tara. Okay, tara. So, meron akong boiling liquid. Tubig lang yan? Tubig lang yan. Wala pang anything. So, meron tayong mantika dyan. Kasi ang gagawin natin, Ray, ilalaga natin yung baboy. Yes. After that,
idadry natin ng konti, mm-hmm, and then pipirituhin natin. Okay. Ito ang gagamitin mo siguro, no? Ang ating the good meat belly skin on boneless, pare. Ito pa rin ang star ng mga lulutuin natin ngayon. Diba? So, chef, simulan na tayo? Let's go, let's go. Okay. I-slice mo lang siya Rai into strips, siguro mga 1 inch, pahaba. Ito, may tanglad ako. Titimplayin lang natin yung ating braising liquid ng tanglad, okay, laurel, onions, tingin onions, mo? Onions, yes. Pwede, no? Bawang, chef, maglalagay ka? Pwede, pwede na. Wag na kasi wag na bawang. Yung bawang natin, lagay naman natin sa sauce mamaya. Okay, so hiwa na ka ng sibuyas? Yes, please. Pula tayo. Pula tayo. Salang, dalawa? Salang, isa lang. Salang, okay. Haba-haba lang, chef? Oo, kahit roughly chop lang kasi para lang dito sa braising liquid natin. Alright. Lemongrass in. Lagay ko na ito dyan, chef? Yes. Yan. Okay. So to braise is to cook your meat in a flavorful liquid. And lalambot siya ng konti. Lalambot siya ng konting-konti. Nahawa na ako sa'yo, so crack pepper. Yeah. Then, konting patis. Patis! Yan! Yan! Ganyan dapat. Pork going in. Yes, sir. Yeah. Takpan natin. Yes. Meron tayong firm tofu dito. Firm tofu. Pa-slice lang na pang Tokwa’t Baboy slice. Tokwa’t Baboy slice. Okay. Cubes sa Tokwa’t Baboy. Okay. Tapos kasi piprituhin lang natin 'yan ng light lang. Light lang. Okay. Kuha lang ako ng spring onions. Yung pork mo, chef. Yung pork parang ready na nga 'to eh. Okay. I think ready na siya. Bango ng pork stock. Dry out lang natin ng konti para mamaya, pag nagprito tayo, hindi masyadong matilamsik. Oo, or hindi siya masyadong galit. Dito lang natin i-air dry ito, bali patatambayin lang natin dyan. Okay. Tapos, Rai, tingnan mo siya. Actually, try nga natin. Actually, luto na ito eh. Oo, luto so, na. So, yung mamaya, yung gusto lang natin, yung crispiness lang sa labas. Mm. Okay, no? Huli mo yung konting alat ng papip. Ito yung nung araw paboritong pulutan nung ama ko na nabubuhay pa siya. Ito yung traditional na pulutan sa household namin. Yung kung tawagin nila ay kilawin na baboy. Mm. Kilawin na baboy. Basically, para tong ano, traditional sisig. Actually, ang original sisig ayon kay Claude Tayag ay basically pork lang na nilagyan ng suka. Mm. Basically, ganun din yung niluluto ng tatay ko. Gamit ito, pero ang iba sa kanya may toyo. Alam mo yun? Okay, ganito na lang. To honor your dad, gawin natin 'yan. Di ko na pipirituhin 'to. Uy, gagawin ko siya parang kilawin. Okay. Okay. Matay blabo ko eh, ako bakit? Kasi parang mas masarap yata 'yun eh. Ah, sige. Tapos ito, 'yun yung prito. Yung crispy natin. Okay. Baliktarin natin. Sige. Andun pa rin naman yung elemento ng Tokwa’t Baboy, 'di ba? So basically, chef, kung ang gagawin mo is yung ginawa ng tatay ko, wala na tayong ibang gagawin diyan kundi gagawin na lang natin ang dressing 'yan. Yan, tikman mo. Ayan, tapos ganyan. Plus yung dressing. Yun na lang. Oo! Good sa ako dyan. Tikman mo to. Ato? Yung pork stock? Oo. Na? Linis, no? Oo, ang linis ng lasa. Dahil sa baboy. Ganda yung baboy. Tsaka walang... Walang scum. Wala, no? Bakit nga walang scum eh? Wala ka dinanggal. Wala pa. Legit ah. Walang scam, walang lumutang. Chef, gusto mo magsalang ako ng native na bawang? May native na bawang tayo dito. Pwede, sige, diba? Sige. Alam mo, isa ay prito mo siya together with the tokwa. Okay, okay. De, sige, sasalang ko muna siya ng buo. Oo, salang mo muna siya kasi mas matagal to eh. Oo. Wala ko tatanggalin dito? Wala ito na yun. Pati ito? Oo. Okay. Yung mga gusto ko, walang binabalatan. Okay. Oo. So basically sabi ni Chef JP, gagawa tayo ng tatlong klaseng bawang para dito sa ating Tokwa’t Baboy. Meron na tayong kinoconfi o niro-roast doon na native garlic. Gagawa pa kami ng crispy garlic slivers. Yung para sa mani sa kalye, hindi ba yung maninipes yun? Gagawa rin tayo. And meron din tayong fresh garlic. So maghihiwa ako ngayon ng bawang sa pinakamanipis na kaya ko pa. Peel your garlic. Konti lang. Yan. Konting pipi lang. Checking on the garlic. Pare. Okay, so lahat 'to ninipisan ko, slivers lang. Yung onions natin, white and red, isa-slice rin natin ng sobrang nipis para imimimik natin yung texture ni Tokwa. I see, okay, julienne na sobrang nipis. Uh-oh. Okay, copy. Kung hindi mo kaya, meron naman tayong mandoline. Okay. Pero mukhang kaya mo naman yata. Kaya naman, hopefully. So basically ang ginagawa natin ito, recap lang para sa mga nanonood diyan sa bahay, baka di kayo makasunod.
Basically, gagawa tayo dito ng yung pork element natin ay parang kilawing baboy. Mm. Medyo malapit sa very traditional sisig, sa origins ng sisig. Tapos meron lang tayo doong tokwa, like crispy. Yan, nakahanda na siya. At meron tayong tatlong klase na bawang dito. Yung roasted native garlic natin na ilalagay natin ang buo. Pangalawa, eto, yung fresh garlic natin na thinly sliced. And pangatlo, yung kalahati nito, ipa-fry ko. Meron tayong crispy garlic mamaya. And meron din tayong gagawing sausawan with this stock, vinegar, soy sauce. Siguro pwede pa namin dagdagan ng isang acid like calamansi or lemon. Then sugar, onions. Ganun lang kasimple. So tingin ko tama na yung temperature ng mantika natin. Magprito tayo. Crispy garlic lang. Pare, yung bawang natin okay na. Yan. Pag magpiprito kayo ng tokwa, always remember na ang tokwa ay matubig yan, pare. So, ako nga ito lang ginagawa ko. Nalagay ko muna sa isang spider, then slowly, ibababa ko siya. At titinan ko kung kaya ba nung mantika. Mukha namang kaya. Kaya nating ibagsak yan. Yun, pampabango. Diba? Ilagay niya ng spring onion si Chef JP. Chef, anong klaseng prito ng tokwa ang gusto mo? Light lang or panglugawan? Actually, panglugawan. Panglugawan. Tostado na. Tostado. Kasi yung baboy natin malambot eh. Okay. Okay. So habang naghihintay tayo sa pagluto ng tofu, mag-ready na tayo para sa sauce, para sa mga garnish natin. Okay. Yun na lang naman ata ko lang. Tapos na tayo. Diba? Sobrang simple lang na ito. Sobrang dali. Yan. Nag-utos na lang si Chef JP dito ng dahon na saging. Again, to sterilize para lang mas malleable siya. Ang ganda siya tingnan with the spring onions. Hmm. Wait lang. Lasa ko lahat. Lasa ko yung bawang, lasa ko yung spring onions. Kasi sobrang plain ang lasa ng tokwa. Lalabas doon lahat ng lasa ng nilagay mo dito. Galing. Pork stock ang base ng ating sauce. Soy sauce, pare. Vinegar. Asukal, pare. Yes. Importante ito. Tapos is mainit yung stock natin. Buti na lang mainit yung stock natin. Maano natin ito, madidissolve natin. Asukal. Kalamansi. Lalagay tayo another layer of acidity. Diba? Fruity naman siya. Sa paggawa ng sausawan talaga, ang una mo kailangan i-consider dyan is ano ba yung isasausaw mo? Ano dito? Dito yung pork natin. Sige. So, yung pork natin, rich, slightly fatty, very savory. Ayan, tulad yan, may nag-abot na agad. Diba? So, ano ang mag-complement doon? Sweet, diba? Konting saltiness, tapos yung acidity na puputol doon sa fattiness ng pork natin para mas mapakain pa tayo, para mas ma-stimulate tayo. Tulad yan, sasausaw natin yan. So, I love you, Derek. Ang sarap. Ang sarap mo. To complement your layering of flavors, dito naman tayo sa layering of textures. Textures naman. Kailangan natin yung layers of textures kasi part rin ng ating senses eh. Yes. Yes. Yung sense of taste, sense of yung feel, smell. Kaya sinabi mo kanina, smell is flavor. Tama yes. ba? Yes. So same. Ngayon, gamitin natin yung tofu as a sponge. Yan, higop tayo ng sausaw. Tapos, patong mo yung, and then go. Para akong bumalik sa 90s. See, yun yung magandang feeling na kakain ka hindi lang masarap, pero meron kang ratatouille moment. Oo. Alam mo yun, meron kang ratatouille moment. May nostalgia. May nostalgia. Okay na talaga tayo. Chef, saan mo ba ibalak i-plate to? Kahoy plate, tribute sa tatay mo, plate natin dito. Ayan, okay na. Okay na yung tokwa natin, pare. Okay na. Oo. So, plate tayo. Ngayon, yung sauce lagay ko dito. Masarap to, by the way. Ah. Sobrang balanse ng lasa niya. Yung tamis, alat, asim, ganda. Lahat. Tapos yung body ng pork stock natin. Yes, ganda. Oo. Tokwa. Tokwa, chef. Mainit-init pa. Yung iba, lagay natin. Yan, totoo yan. Meron kasi masarap minsan binababag. Meron naman yung iba gusto. Correct. Yung kuha lang. Oo. Diba? So, dito naman yung gusto nila plain. Yung plain lang. O kaya yung gusto nila hindi babad. Yung isa lang magsasawsaw. Oo. Diba? Cherry tomatoes, magdadagdag lang tayo ng konti sa ano natin. Spread natin para mas makulay.
pwedeng buksan niyan ha, yung bawang na yan, hindi lang yan na diyan, pwedeng yung warakin niyan, yung laman niyan matamis. Lalabas kaya to. Oh. Yan 'yon. Ito yung masarap, pare. Ito, lagyan natin ng konting sauce lang. Konti lang, kung gusto niyo pa ng sauce, lagay na lang natin sa on the side na lang. On the side. Ito, chef. Ah, fresh garlic, lagay ko sa sauce. Yan. Yan. Boom. Oo. Actually, ito lagi naisip ko lang, since meron ko naka-shred na onion, ba't hindi tayo gumawa ng parang mabilis lang na, parang salad, may pepino akong nakikita. Game? Game? Iwa tayo. Para meron pa tayo isang bowl dyan ng greens para sa mga ayaw masyadong... Ito, para sa mga tropa. Ito, Ray, balik ko na sa sabaw natin. Ano yun? Sayang. Pork? Okay, oo. sige. Rancho natin mamaya. Oo. Ito salad na to, ang dressing nito, yung ano rin natin. Suka rin natin. Pork stock based na vinegar sauce natin. So may soup pa. Oo, may soup pa. May soup pa. Diba, bakit mo nga naman sasayangin yan? Oo. Diba? Oo. Hindi, actually, hindi na to Tokwa’t Baboy, pero dito kasi natin siya niluto. Oo. So, ito yung pinakakatas niya, kumbaga. Yes. Ito yung ating pork stock. Uh-huh. So dito siya nagsimula. Okay. Dito siya nanggaling. Tapos nanganak siya. So chef, ilagay mo na ang iyong final touch para sa plating. Okay. To seal the deal or yung ating stamp of approval, dito siya sa sabaw. Sa simula. Sa simula. Yeah, di ba? Ito na, tapos na ang ating Tokwa’t Baboy, di ba? Para inspired by Chef JP and my late father. Tikman na natin to. Sige. Una sa lahat, yung niluto natin ay para sa tatay mo. Tribute natin sa kanya to. Yung twist na yon, nagkataon lang talaga yon. Nakakatuwa lang na storya na nabuo siya, di ba? Kaya thank you, Chef, dahil in-honor mo ang aking tatay sa dish na to. Ito ay actually, Tokwa’t Baboy pa rin to. Tokwa’t Baboy siya, kahit medyo... Pag tinignan mo, parang hindi. Oo, pero, kasi ang dami eh, no? Pero pag tinikman mo, which ikaw, kaya yung dahilan na ikaw yung pinatimpla ko ng sauce, is para urig pa rin siya. Kung ano yung kasanayan na Tokwa’t Baboy na kinakain nyo, ito pa rin yun. Yan. Pero pinatong natin sa simbolo to eh. Yes. Simbolo to. Actually, since andit na rin lang tayo, gusto kong medyo maano ko. Dito tayo magano. Dito ka? Magsimula sa soup. Oo. Ito yung pinaka-appetizer natin. Mm. Walang ako konti. Lalagay ko lang dyan. Actually, nilagay ko yung konting soy sauce na ginawa ko. Konti-konti lang. Oo. So, umasim na siya ng konti. Uy. Step 2, ako sa'yo, bihakin mo yung tofu. Okay. Dip mo sa sauce. Di-dip sa sauce, ito. Oo. Okay. Tapos, kuha ka ng karne. Kuha ko ng karne. Okay. Dip mo na rin sa sauce yung karne. Dip ko na rin sa sauce yung karne. Yan. Tapos, go. Ah, onions. Onions, oo. Yan. Onions. Hmm, ito oh, kamatis. Ah, habol. Hmm. So. Napakasarap. Para akong bumalik sa pagkabata ako. And again, palagi natin inuulit-ulit na yung masarap na pagkain at magandang pagkain ay hindi kailangan maging mahal. At saka bukod dun, mukha lang naman siyang complicated, pero sa totoo lang, ano lang ba yung ginawa natin? Diba, pinakuluan lang natin yung baboy, eto, yung pork natin. Pinakuluan lang yan, pre, wala tayong masyadong nilagay dyan kasi sobrang good quality niya. Hindi na natin kailangan ng kahit ano, diba? Kanina nag-isip ako, paano kaya natin ito pasarapin? Pero actually, yun lang eh, maghanap lang tayo ng hanap ng inspirasyon. Tama. Good input equals good output. Tandaan nyo yan, diba? Kasi nagpasok kayo dito ng magandang ingredients, magandang intention, diba? Magagandang emotions. Ang lalabas dyan, maipapasa natin yun, syempre, sa mga kakain ng ginawa natin. Pare, there is a piece of us dito. At gusto natin ipa-experience sa kanila yun sa lahat ng kakain. Diba? So yun nga, maraming salamat sa panonood. Recap lang natin kung anong mga ginawa natin kanina. Ang ginawa natin kanina ay sisig. Oo, sisig na gawa sa, ano yun? Sliced pork belly ng The Good Meat. And syempre, yung ready-made na frozen sisig ng The Good Meat na napakasarap din talaga. Tapos yung ating pork oil garlic rice. Oo, yung pork oil garlic rice. Napakasarap nun. Promise, itry nyo yun. Sobrang okay talaga. Then, yung sumunod natin niluto, eto, Tokwa’t Baboy, na inspired sa memory ng aking ama, di ba? Very modern yung touch, pero at the same time, traditional pa rin. Rooted nandun pa rin yung heritage, di ba? Nagmula pa rin sa nakaraan at sa memories, di ba? And history.
tulad ng lagi natin sinasabi, no, pag maganda ang input natin, maganda ang output natin. Pag maganda ang intention, maganda ang kalalabasan niya. Mm. Diba? Tulad ng mga ginamit nating karne ngayon, galing sa The Good Meat. Maraming maraming salamat sa The Good Meat sa pagpaprovide ng napakaganda mga karne na ginamit namin ngayon. Ibang klase. Sobrang top-notch talaga ng quality. And kung gusto nyo bumili neto, meron silang mga brick-and-mortar stores dyan. Nakakalat lang. Nakikita nyo sila kung saan-saan. Available din sila sa mga leading supermarkets nationwide. And syempre, available din sila online. Meron silang website, thegoodmeat.ph. Meron din silang Instagram, thegoodmeatph. And meron silang Facebook, thegoodmeat. And meron din silang Shopee and Lazada. So kahit saan, mabibili nyo sila. Siyempre, Chef, no one knows meat like the good meat. Yan! Ganun. Maraming maraming salamat sa inyo. Sana magkita kita ulit tayo sa susunod na episode natin ng The Good Meat Heritage Series. Marami pa kami lulutuin ni Chef JP. Kita kita tayo sa susunod.